naginip pala ako. Kala ko, nasa Noveleta na ako eh. Pero kailangan ko nang mag-prepare. Kompleto na sila pagdating ko sa Casa de Indios. So bumiyahe na kami kagad. Edsa, lahat ng tao galit sa'yo. Pero ako hindi. Sa totoo niyan, hindi mo naman kasalanang laging traffic eh. Tao ang umaabuso sa'yo. Sana wag dumating yung panahon na lahat ng kalsada sa Pilipinas, traffic na kagaya mo. Pagdating namin sa Noveleta, dumaan muna kami sa lugawan para mag-almusal. Dahil pag nagsimula na kaming magtrabaho, imposible nang makakain. Pagkatapos magkape, diretso na kami sa Pampang para kitain si Kuya Olan. Inabutan namin siya kasama si Manong Berting. Inaakay yung kanilang bangka papuntang dagat. Alas 4 ng madaling araw, nagsisimulang pumalaot ang mga mangingisda dito. Dala lamang ang kanilang lambat, maliit na ilaw, at lakas ng loob. Sa pagsikat ng araw, sila'y nagdarasal na maging maganda ang bigay ng may kapal. Sa paghila nila sa kanilang lambat, binibigay nila ang lahat. Sa paghila nila sa kanilang lambat, yumayanig ang dagat. Sa paghila nila sa kanilang lambat, wala akong narinig ni isang sumbat. Tungkol sa mga isdang hindi na sumisiwalat at hindi na kayang ibigay ng tubig alat. Dito ko napagtanto na sa buhay, wala akong karapatang magreklamo. Dito ko napagtanto na sa mga mangingisdang ito, mataas ang aking respeto. Pagdating namin ng Pampang, nagpalipad muna ako. Medyo matagal-tagal na rin nung huli kong lipad. Pagkatapos ko magpalipad, tsaka naman dumating yung mga kliyente namin. Thank you.
Bago kami umuwi, nakipaglaro muna ako sa mga bata. Oh, balik naman, balik! Sobrang napagod ako, so afternoon, batsi na kami. Pagdating namin sa Casa de Indios, halos pagod na rin ang lahat. Puyat dahil maagang nagsimula ang araw na to. Buti na lang, meron akong uuwi ang magpapanumbalik ng lakas ko. Maagang nagsimula ang araw ko, so maaga rin matatapos ito.